Yun naman si Justice Larry Aquino, meron siyang formula din. Sabi niya, success, excellence, and solidarity. S-E-S. SES. Malapit na rin sa sex. Yun, di ba? At it is true that I asked him to make... No, it's not a forward. The review of my book, Centenary of Justice, which was a summary of what the accomplishments of the court were in the year 2001, which was the centenary of the Supreme Court. Palagi ko naman nung hinahangaan si Justice Aquino, pagkat siya'y may anak na pare. Yun din ang ambisyon ko sana, magkaroon anak na pare. Pero ang mga anak namin, apat na babae, iisa lang ang lalaki. At yung sabi ko, mahirap na maging pare yung lalaki kong anak, sapagkat wala nang magiging panganiba na kasunod. Pero hanggang ngayon, binata pa. 42 years old na. Kaya sabi ko kay Mrs. Panganiban, tulungan mo na! Pero nasa Amerika eh. He's working there. Kay Justice Pardo, he said, a secret that I have kept long in my heart. Well, of course, we have met each other a long time ago. I was the private counsel of Secretary Alejandro R. Roses of Education during the time of President Macapagal. And he was the solicitor assigned to the Department of Justice. And when Secretary Roses said that he has never lost a case, he was really referring to Solicitor Pardo, not to Attorney Panganiban. At sinabi ko niya ang maliit na sikreto. You know, in Christmas of 1994, my wife and I were in the United States visiting our children. And Tony Carpio, who was then Presidential Legal Counsel, called me long distance. Sabi niya, pare, hinahanap ka ni President Ramos. Bumalik ka na rito. Ba't ka na rin sa Amerika? Ang lamig-lamig dyan. So I went back to the Philippines, and upon returning, after the New Year, he arranged, Justice Carpio, who was then Presidential Legal Counsel, arranged for me to meet President Ramos one-on-one. Sabi ni President Ramos sa akin, kailangan kita. Bakit ho? Alam mo, si Christian Monsod, magre-retire na ngayong February 5. No? February 5, 1995. Kailangan mapalitan siya. Maribay, ikaw lang maging chairman. Medyo nabigla ako. Sabi ko, hindi ko alam yan eh. Mahirap yata maging chairman. Hindi, kaya mo yan. Sabi niya. Hindi po, merong mas may kaya niyan. Eh, sino? Sabi niya. Si Justice Bernie Pardo. Ganun ang nangyari. Kaya, sabi niya, kaibigan ko rin yan. Sabi niya. Magaling talaga yan. Sabi ko, siya ang dapat maging COMELEC chairman. Kaya nung malaman ni Tony Carpio yun, nilagay niya kagad si Justice Pardo, who was then in the Court of Appeals. Nilagay niya siya sa listahan at ginawa na agad yung appointment niya as chairman of the COMELEC. Si Justice Jose de la Rama, ang balagtas ng judikatura. Hindi na ako nagulat nung inyong isawalat. Ngunit ang hindi ko inasahan, ako pala ang inyong pinatutukuyan. Pwede ba yun? Sana makuha ko yung kopya ng inyong magandang tula. At yung mga magagandang testimonials na binigay nyo. Ang sabi ng asawa ko, pag namatay ka na, ilalagay ko yan sa isang testamento. Baka hindi na masabi yan sa iyong necrological service. Di ba, sabi ko, meron naman tape eh. So, i-replay na lang yan.